So, isang mapagpalang tanghali na naman po sa ating channel, sa Kusina ni Maestro. Alright? So, wala ko kanina maisipang menu, kaya nagpa-deliver ako ng tokwa. Ayan. And at the same time, gusto ko lagi sa aking menu merong mix na vegetable or gulay. Ayan. Kaya naghanap ako sa labas, sa maliit na taniman natin dyan sa labas, at nakakita ako ng talbos ng kamote. Alright? So, mix natin yun para makakreate tayo ng isang simpleng dish. Alright, kung saan masustansya. Alright, tawagin natin ito na tokwa at talbos ng kamote in oyster sauce. Alright, so tara, luto na tayo. Ang kumpletong ingredients ng ating tokwa at talbos ng kamote in oyster sauce. Right? So, first, yung ating tokwa. Ayan, limang piraso siya. Or limang square ng tokwa. Ayan, nalinis ko na siya kanina. Right? Of course, yung ating talbos ng kamote, 1 cup, hinimay ko na siya. Ayan, so ito yung fresh na talbos ng kamote natin. 1 tablespoon ng ating soy sauce or ng ating toyo. Ayan, isang buo. Hiniwa ko ng maliliit na red onion or yung ating sibuyas. Ganun din yung ating bawang, hiniwa ko rin ng maliliit. 3 butel yan. And dinikdik ko muna, tapos hiniwa ko siya ng maliliit. 1 tablespoon of brown sugar. 30 grams ng oyster sauce. Alright? 1 to 2 tablespoon ng ating fish sauce or yung ating patis. Ground black pepper. Yan, isang piraso ng kamatis. Ayan, nahiniwa ko lang din ng maliliit at isang piraso ng sili. Of course, gagamit din tayo ng oil at konting tubig pagluluto. Alright? At ang kumpletong ingredients ng menu na ito, ipa-flash ko sa inyong screen right after this. Ito ang simulang procedure ng ating menu for today. Una, hatiin muna natin or hiwain muna natin sa maliliit ang ating tokwa bago natin siya i-fry para lahat ng area niya ay medyo crispy mamaya. Alright? So, simulan natin ang paghihiwa. Alright? So, sa gitna muna. So, hiwain natin ng at least kahit 3 bahagi. Okay? And another, pang 3 bahagi ulit yung hiwa. Alright, so same procedure lang po dun sa iba. Yan, hati muna natin sa gitna. Yan. Then 3 bahagi natin siya hihiwain. Same as dun sa pa-vertical and horizontal ng tokwa. Ayan. So at the same time, mamaya pagpa-fry din nyo, bukod sa mas mabilis siyang maluto, crispy yung kada area niya. Unlike kung malaking piraso, medyo hindi crispy yung loob. Outside lang. So, ganito lang po yung napakasimpleng paraan para mahiwan nyo siya ng maliliit. Alright? Nandito na tayo sa pang-apat na piraso, no? Ayan. Okay. And last. And habang naghihiwa tayo nito kanina, ipinirepair ko na yung ating kawali para mamaya maglalagay na lang tayo ng mantika. Okay? Alright, at this point, ready na yung ating tokwa para iprito. Alright, at this point, i-fry na natin yung ating tokwa. So, inilagay ko na siya lahat. In few minutes, maluluto siya. Siguro, hintay lang tayo ng at least 5 to 7 minutes. Golden brown na lahat yan. So, 5 to 7 minutes. Right after this, ay luto na ang ating tokwa. At ready na tayo para igisa ang iba pang ingredients.
Alright? So, time to time, pwede nyo siyang i-check. Alright? Haluin ng konti. Huwag naman masyadong haluin. Kasi baka madurog yung tokwa natin. Alright? So, siguro mga ilang minuto pa. Ayan. As you can see, ayan, kung inyo mapapansin, medyo golden brown na yung ibang tokwa natin. Yung mga cubes ng tokwa natin. Lutuin pa natin ng ilang minuto. Alright, at this point, luto na ang ating tokwa. Ilagay na natin siya sa isang malinis na lalagyan. Okay. Okay. Alright, at this point, luto na ang ating tokwa. Ngayon, mag-isa naman tayo ng sibuyas at bawang. Alright, may pinainit na ulit akong mantika. Ayan, lagay na natin yung ating bawang. Okay, haluin lang natin ng konti. At least 2 minutes na pag-isa ng bawang. Isunod natin yung ating sibuyas. At this point, igisa na rin natin yung ating kamatis at sealing green. Lagyan na natin yung ating ground black pepper. Madalas po ako naglalagay sa mga ginisang menu ko ng sealing green kasi bukod sa nagdadagdag aroma, bango dun sa niluluto mo, may kakaiba siyang lasa pag dinadagdagan mo siya ng sili. Sa mga medyo may kilig sa maanghang na menu, pwede nyo po siyang hatiin para malasahan ninyo yung anghang. Sa akin, medyo hindi kami masyadong mahilig sa maanghang kaya hinahayaan lang namin buo yung sealing green. Lumalasa naman siya kahit hindi mo siya hatiin. Ayan. At this point, lagay ko na yung ating soy sauce. Ayan. Pati yung ating patis. Lagay ko na rin yung ating brown sugar. Haluin natin to ng konti ulit. At yung ating talbos ng kamote. Lagay na natin siya. Lagyan natin ng konting water. Lutuin lang natin to at least 3 minutes na paggisa. Pagkatapos nating pagsamasamahin yung mga ingredients natin. At this point, lagyan na natin yung ating tokwa. Haluin natin ito ng bahagya. Ayan.
At this point, ilalagay na natin yung ating oyster sauce. Haluin po natin ulit ito ng bahagya. Ayan. Kung medyo natatabangan kayo or medyo mataas ang inyong panglasa when it comes to salty or yung alat niya, ayan, pwede nyong dagdagan ng asin. Para sa akin, saktong-sakto lang yung ingredients na inilagay natin. Alright, so igisa natin ito or palutuin natin ito ng ilan pang minuto, mga 3 minutes ulit. Alright, at this point, luto na ang ating tokwa at talibos ng kamote in oyster sauce. Ayan, talaga namang mapapalaki ang kain mo. Alright, so thank you so much po muli sa inyong panunood, sa patuloy na panunood ng videos natin dito sa kusina ni Maestro. Ayan. So kung meron po kayong suggestion or comment when it comes to our menus or gustong ipaluto, ipatry na lutuin dito sa kusina ni Maestro, i-comment nyo lang po sa ating mga videos at susubukan po natin. Thank you so much. Let's eat!